3.5 original. Okay? So update po, full wave na natin. Papakita ko paano full wave. Tator. Ayun. So mali. Aroy. Aroy. Ang pinagagawa niyang wire dito, pinagdudugtong. Full wave pero hindi full wave. So dito na tayo sa exciting part, mga idol. Okay po, so ito yung ground. Okay, so ito yung dulo ng magnet wire na naka-inang dito sa may ground. So pinutol na po natin. Ngayon yung dilaw na dati nakadugtong dito sa may dilaw, so yun po yung magka-cut. Ito yung kinat natin, ngayon yung magdudugtong. Yun o, so pagdugtungin natin ha. Yung ground na nanggaling dito, binunot natin. At yung dilaw na wire nanggaling dito, tinanggal natin, sila po yung pagdudugtungin. Okay? So para maging full wave, nasa isang bugahan na lang. Okay, so dugtong natin, tas inangan. Okay, so update! Yun o, so nainang na natin mga idol o. Ayan po. Okay, i-check na natin siya, anong pinaghaiba ng full wave ha? Full wave charging system sa isang bugaan dito sa half wave ha? Stock charging system. Okay po. So dito muna tayo sa half wave. Kukupakita sa inyo na ang na-repair natin na to na original stator na full wave na natin. Okay? So ngayon po, dito tayo sa may stator half wave stock. Okay po. Ngayon, dilaw. Tapos, dito na natin multi-test. Yan po. Dilaw. Ngayon, testingin natin dito. Yun o. Okay. So, continuity. Pagdating naman dito sa may puti, so dapat continuity din yan. Yun o. Okay. So, ito yung tinatawag na half wave. Isa-isa nagsusupply kalakalahati. Ngayon, dito na tayo sa exciting part. Okay. So, ito yung final wave natin. Yun o. Okay. So, dapat po, itong dalawang wire na to, itong dilaw at saka puti na to, dapat once na, for example, nandito ka sa positive, then pagdikit natin dito sa body ground, dapat po yan hindi tutunog, walang continuity. Okay? Kasi nga floating ground na siya, okay? So puti dito sa body ground, yun po, so walang continuity. Ganun din dito dapat sa dilaw. Yun na, okay? So wala nang ground. Ngayon, dapat itong dalawa na to, positive sa test light, negative sa test light, kaya baliktaran sa dalawang wire to, dapat to may continuity na. Iyon oh! Napakaganda, okay? So, baliktaran lang yan, dapat may continuity. Iyon oh, okay? So, bakit continuity siya magkabilan? Kasi nga po, wala na tong ground. So, isang bugahan na lang siya. Okay? So, isang bugahan, yan ang kinatawag na full wave. Okay? So, half wave, patapos natin ma-full wave tong stator, so, magpapalit na rin tayo ng regulator na full wave. So, ito yung rectifier na full wave, mga idol. Okay po. So, ngayon, papalitan na natin yung dating nakalagay doon na rectifier na half wave. Kasi po, hindi na siya compatible dito sa stator natin. Dito sa lighting na to, dahil nga ito full wave na. Okay, so, install na natin before and after. Papakita ko sa inyo. Okay, sige po. Boss, start. Start po, start. So, ngayon, testingin na natin, mga idol, ha, kung nabuga na ba. Okay? So, papakita ko, by actual, paano yung buga ng supply nito. Sige, start po. So, gaya ng sabi ko, dapat dito tayo sa puti, di magsusupply yan. Ganun din sa yellow. Kaya pag negative positive, dapat magsusupply yan. Yun o! Okay? So, nasave natin ang stator ni Idol na nagkakalaga ng 3.5. Naging 3,000. At na-full wave na rin natin, no? Napakaliwanag, oh. Yun o! Okay? Kasi nga, full wave na siya, floating na yung ground. Kaya pag ginanon mo, walang supply, dapat i-ground mo muna yung isa sa kanila bago mag-supply. O kaya silang dalawa sa dulo-dulo. Okay po, so install na natin. Lagay na natin tong rectifier na full wave. Alright. Yun o. Okay, so ito po yung tinatawag na rectifier na stock. Ito yung half wave. Okay. So ngayon, dahil naka-full wave na yung stator natin, so kailangan na natin siya ng rectifier na full wave para mag-compatible. Kasi ito, dun sa compatible, isang bugaan. Ito, half wave to. So pag nilagay mo to hindi compatible, masisirang ang light coil na ginawa mo at hindi rin sa magcha-charge ng mabuti. Okay po, so baklasin na natin. Install na natin tong rectifier na full wave. Tama. Po, sige. Okay, sige po, start na natin. Boss, idol, start. Okay po, testingin natin kung gaano kalakas mag-charge ha. So, nakatanggal po ang fuse. Start. Wow, oh, yung tara lang, oh. Ay, yung tara light lang na ma, oh. Okay, so kaya sindi natin ang test light, ang headlight, I mean headlight ha, wala pong battery yan.
Uy! Okay. So, rev mo ng konti lang yan. Uy! Napakalakas. Yun, oh. Kaya natin. Okay. So, para rin sa may battery. Ayun. Laser. Oh, kita nyo. Para rin may battery, oh. Rev mo lang ng konti, oh. Okay. So, ngayon. Lagay natin ang fuse. So, matik yan. Magiging consistent ang supply niyan. Yun, oh. Sina. Okay. So, ngayon, dahil may fuse na yan, naka full wave na yan, maganda ng charging niya, maganda ng flow ng kuryente, wala nang kurap. Yun, oh. May konting kurap dahil nga lobat pa yung battery kasi nagamit ni Idol na hindi nagcha-charge. Okay? So, ngayon, kailangan niya ng konting charge ang battery. Kaya testingin natin kung paano, kung gaano kalakas ang charging niya. Gamit tayo ng tester. Kasi po, nasunog ang ano niya. Nasunog yung voltmeter niya. Kaya testingin natin yung voltmeter ko, ilan yung reading niya. Oh, minor pa lang, oh. Minor pa lang, oh. Tumusin na, oh. Okay. So, revolution natin. 3S, oh. Revolution. Nagiging 14 pa siya, oh. Okay po. So, napakalakas. Nagiging 14 siya. 14 plus. 14 volts. Okay. So, lagyan na natin lahat. Tangki. Okay na. Kita ko sa inyo ngayon. Yan, oh. Okay. So, alam na alam mo nagkakarga siya. Napakaliwanag. Pag revolution mo, mas lumiliwanag pa siya. Yun, oh. Okay. So, may konting kurap kasi nga po, lobat pa to. Yun nala dito, hindi na nagcha-charge. Okay. So, may busina na napakalakas. Yun, oh. Laser. Okay. At kanina, start natin na walang fuse. Napakaganda na po ng charging niya. Napakalakas. At maximum, 14 plus. Okay. So, yun po. So, full wave na mali. Nice natin. Problem solved. Delong sports. Sharing, gearing.